Hello po, magandang araw. Ngayon po, ang gagawin po natin, ngayong umaga na ito, ay magtatanim po tayo ng gulay. Magriripat po ako ng sili at kalabasa sa plastic container. Thank you.
Yan. Yan na po yung mga tanim natin, na itanim natin for today. Yan. Ito yung dating kangkong. Medyo ano siya. Ilang days na nag-ulan, di ko na bisita. Kinain ng mga uod yung mga dahon. Inalisan ko siya kanina ng mga uod. Yan. Tapos ano siya? Ito yata yung Chinese kangkong, sabi nila. Na, yan. Mapayat lang talaga. So, ang ginawa na namin, kahanginan, nagluto kami ng isda. Kaya napabili ng kangkong sa palengke. Ito naman yung isang type ng kangkong yun. Medyo mataba. Tingnan natin kung ano. Kung mas, kung magkaiba sila or same lang. Ito kasi bili ng friend. Ito, nabili sa palengke. Yan. Tingnan natin para. Yan. So, ang natanim natin ngayong araw na to, naripat, na-transfer sa mga plastic container ay itong ating sili. Yan. Siling Taiwan. Yan. Madami siyang bunga. Tapos natatalbusan ko din yung pagkaanan luto ng ano, tinola, ganun. Or isda. Nakukuhanan ko rin niya ng dahon. Marami na siyang bunga. Yan. Kaya lipat ko siya sa mas malaking container. Plastic container para mas dumami pa yung ibubunga niya. Siguro pagka sobrang dami na niyang bunga, lalagyan ko siya ng stick. Lalagyan siya ng pole para hindi siya mahirapan. Tapos, etong sumunod, etong mga anong, kalabasa. Yung seeds nito, binigay niya. Yun, nabanggit ko dati na ano, yung sinama sa box nung nagpa-box ng kapatid ko. Ayan. Kalabasa. Tingnan natin kung ano magiging itsura ng bunga niya. Meron ako, meron tong kasabay na ano, eto, teka. Eto, masyado na siyang mahaba. Kaya tatry namin na ano, i-direct na lang siya dun sa lupa. Tapos, eto pa yung isa, nilagay ko sa malaking pots. Galing siya sa dito. Yan. Galing siya dito, transfer ko dyan. So, yan na nga. Yan yung accomplishment natin for today na nakapagtanim tayo sa plastic container. Ayan, urban gardening ang peg. Para ano, pag nagtanim tayo ngayon, syempre, pagdating ng mga ilang panahon, ilang araw, ilang weeks, 10 months, meron na tayong i-harvest. Kaya, totoo yung kasabihan na pag tayo may tinanim, meron tayong aanihin. Saka, mas okay po, mas malaki matitipid natin na imbis na bibilin pa natin sa palengke, yan, mamimitas na lang tayo doon sa bakura natin ng mga tanim nating gulay. Yun. Nalilibang ka na. Tapos, nakakatipid ka pa. Tapos, healthy pa, saka organic yung talagang kakainin mo na gulay, yung ihahain mo sa family mo. Kaya, yun. Konting, ano lang, konting tanim-tanim, pagdating ng panahon, meron na tayong anihin. So, salamat po sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Sana po itong video na to ay nagustuhan nyo at sana po ay may na-inspire po ako na mga viewers na sa pagtatanim po ng mga gulay at mga halaman. At thank you na rin po sa mga ano, sa mga nanonood, sa lahat po ng viewers na nanonood po ng video namin. Thank you po. At sa mga subscriber po namin, maraming salamat po. At sana po sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel namin, please subscribe po our channel. At yun lang po sa araw na ito. Thank you po. Ingat po tayong lahat. Magandang araw.